Nakalaya si Dasmariñas matapos makapagpiansa sa kasong frustrated murder noong nakaraang linggo. Nakahanda ang National Bureau of Investigation na bigyan ng proteksyon si Leobert Dasmariñas. Suspek sa pagkawala ni Jovelyn Galeno. Ayon kay NBI Special Investigator 3 Cedric Kaabay, bukas ang bureau na gawin ito kung gusto ng pamilya o Leobert. Napag-usapan ni na Agent Kaabay at ng NBI Chief na mabibigyan ng maayos na seguridad si Dasmariñas basta't makiisa ito sa isinasagawang investigation. Okay, development na po ba or pahiwatig na within this week ay malaman natin yung sa DNSR? Naghihintay pa rin po tayo ng resulta ng DNA examination at umaasawa tayo ngayong linggo. Sana matanggap po natin yung nasabing resulta. Okay, so as of now, wala pa pong mga progress kung meron na pong bang initial na ibibigay na information sa? Mamaya po, try natin i-follow up sa Maynila kung ano yung development dun sa ginagawang examination. Okay, sige po. Sir, maiba lang ako dito sa ating mga unang umami na si Leobert at si Jobert na imbitahan na ito, sir, or pumunta na po ng inyong tanggapan? Si Leobert po na interview na natin initially, narinig na natin yung kanyang kalaysay. So inaantay na lang po natin yung kanyang schedule for polygraph examination. Yun na rin po ang request ni Senator Tulfo. So bago natin po makonsider yung kanyang statement. Yun na po ba yung lie detector test, sir? Opo. Yan po yung ating inaantay. Okay. Saan po yun isasagawa, sir? Dito na rin lang po o sa Manila? Ang request yata is dito na lang gagawin. So, nakapagpadala na rin po tayo ng request natin para dito na i-conduct yung polygraph examination. Okay. Yung lie detector test, sir, ay NBI na rin po magagawa o private, sir? NBI na rin po. NBI na rin. Okay. Dito sa scenario, sir, no, sa initial, kahit initial lang po na information na mabanggit nyo, sir, yung sa salaysay ngayon ni Leobert ay parehas doon sa kanyang initial na nabanggit sa PNP or iba? Medyo na iba ho. Na iba yung kanyang statement. Subalit, i-evaluate pa natin ho to. Yung panibagong salaysay niya at bago natin niya kunan ng Sony statement. Okay, so ibig sabihin parang pahayag niya pa lang po yun yung kinuha nyo na karani pa talaga totally na ninote nyo, sir, as magiging salaysay niya na buong story, sir. Tama ho ba? Oo, kasi kailangan natin pong antayin muna yung result ng DNA. Kung maging positive kasi ito, tigil kami lahat sa pag-imbestiga. Antayin na lang po natin yung magiging resolution ng piskalya. Okay. So kung positive, sir, kahit anumang sabihin ni Leobert, hindi nyo na po anuhin nyo, sir? Gagamitin pa, sir? Hindi na po kasi nasa piskalya na yung kaso. Not unless na sabi nga natin kung meron pang additional na suspect, pwede ito mag-file ng supplemental complaint. Pero kapag wala, isasama na lang ito ni Leobert, yung kanyang salaysay na to doon sa kanyang depensa doon sa piskalya. So depende na lang po yan sa piskalya sa evaluation kung makukonsider pa yun o hindi na. Kaya nga kasi may onlasang binanggit na statement. Pero sir, for the idea lang, no, kahit hindi yung buong detalye mismo yung binanggit niya, magkaroon lang po ng idea yung makabayan natin. Anong klaseng bagong statement? Hindi na niya ba inaamin, sir? Yung kabuuan, parang hindi niya inaamin talaga. Okay, so parang yung lumalabas kung ano yung sa panayam nitong si Senator Rapi Tulfo na parang naging ano lang siya, na napilitan na lang dahil doon mo, no, doon sa ginagawang pananakit na sa kanya. Sir, yun pa ba? Yun. Yung version niya, kung ano yung version niya kay Senator Tulfo, hindi na narinig natin. So parang lumalabas, hindi na po mismo siya ang may kinalaman sa krimen, sir. Yun na nga. Okay. Eh, hindi nyo natanong sa kung bakit niya nagawa naman yun maliban doon sa sinaktan siya at saka dinamay niya si Jobert?
Natanong natin, nakasama niya sa question natin, pero hindi ko kailangan kasi i-divulge muna lahat ng mga sinagot niya. Okay. So, antay na lang ho natin. Sige sir, no problem po. Resulta. No problem po. Sir. Okay. Sir, sa maglabas ng DNA, magkawapres ba ang NBI? Siguro, kailangan kong sabihin kay Attorney Gargo, kay Chief, kung ano yung magiging plano niya. So, kung sabi magpa-question, papatawag namin siguro kay lahat para isana lang. Okay, sige, mas maganda siguro kung ganun lang para all in one, maipakita, mapresenta, at maipaliwanag, sana sa side din po ng yung forensic, maipaliwanag din po para mas maging maganda yung presentation, sir. Sige, pilitin natin na mabigyan na amapan, na makunan ng paliwanag yung DNA expert natin. Okay, sige po. Sir, ngayon kasi may mga lumalabas, sabi ko na ganito yung scenario. Kung sakaling mag-positive or ano man, ang sasabihin naman sa NBI, ang NBI na bayaran or nagamit din ng NBI, sir. Advance lang po na comment. Hindi po natin mahawakan ang opinion ng bawat isa. So, karapatan nila yan. Pero respetuhin natin. Pero sa part po ng NBI, kung ano po yung naging resulta ng DNA, is yan po ang talagang totoong resulta. And anong magiging motibo namin? Anong magiging motibo ng NBI para gumawa ng kalokohan, para kanino, para taan? Diba? So lahat po ng procedure pinakita namin sa inyo, sa pag-extract ng swab, sa pag-recover ng mga ebidensya, at nakasilyo yun hanggang papunta doon sa Manila. Actually, yung mga pumunta dito, mga expert natin, hindi pa nakakauwi until now, pamilya nila. Dahil talagang pinaprioritize yung pag-examine itong kay Jovelyn na kaso na to. So, sana po magtiwala kayo. Sa mga hindi naman, karapatan po ninyo yan. Basta sa amin, ginagawa namin ang trabaho namin para po sa inyo. Yun lang po. Okay, pero ako sa akin hindi ko dinidepensa ng NBA, pero nakita ko doon sa presentation, very transparent. Sabi niyo nga, pagbukas, paglabas, pag swab, pinakita talaga as in open para po sa ating pong mga kasama sa media para ipresenta naman sa ating pong mga mamamayan. Anyway, sige sir, antabay na lang kami uli sa pinaka-development. Maraming salamat po sa oras, sir. Maraming salamat.